happy kasi ako na yung ano ko, ginawa ko to na may love scene na madami. Na madami? Na madami? Tatlo, diba? Si Diego yung kasama ko. Siguro yung pinaka-challenging na po para sa akin yung bed scene talaga. Kasi yung skip naman po, ang ano eh, ang swabe lang nung ano, nung daloy nung storya. So, parang ang ano din, parang ang madali lang siya. Dahil nga nangyayari din talaga sa totoong buhay, may mga times na parang binabalikan lang namin, tapos nandun niya yung emotion kasi ganun po ako eh. Tsaka sila direct din, sobrang inalalayan, binantayan, at hindi nila kami pinabayaan talaga sa set. So, hindi mabigat yung ano, lalo yung broad din, hindi mabigat talaga. As in, sobrang gaan kahit direct inaantok na kami, hindi talaga eh, walang ano, walang big. Yun nga yung sinasabi ko kay Diego, sabi ko, grabe, ang saya beat. Ang saya. Masaya. Yeah. Sobrang swak kasi the people that we were working with sobrang perfect para sa amin. Yeah. The story was perfect, the script was perfect, and yung characters namin, we didn't have to wander very far to get into the character. So kumbaga swunete talaga kami dito. Sobrang swunete. Ang sabi nga ni Direk sa akin, what happens if, you know, next time around hindi ganun kaswak yung role mo? So, you know, you should put more effort into it. Pero swerte tayo ngayon na yung napasok na pasok talaga. I'm not saying walang mahirap sa ginawa namin. Mahirap pa rin yung mabibigat. Lalo yung mabibigat na eksena. Yung after ng mabigat na eksena, parang natititigan kami dalawa. Parang grabe naman. Bakit? Yeah, yung dialogue nyo ba? Yung dialogue. Ang totoong away na naman. Parang yun. First time ko ato actually na may love scene na dito sa screen niya. Kasi yung before naman po na ginagawa ko parang mga kissing scene lang. First time ko to gawin na love scene. So hindi ko alam if mas madali kung sa boyfriend or parang. But of course it helped na si Diego yung partner mo. Yeah, pero sobrang kinakabahan po ako before, pero si Diego yung ano, yung pinapakalma niya ako, pinapa ano niya ako na okay lang ganito ganyan. Oh naman, syempre. Yeah, I'm brother. Yeah, of course I'm happy. Syempre, gusto ko. And baby ko to eh, gusto ko na. I didn't naman ask na, uy, dapat may love scene. It wouldn't make a difference for me if may love scene or hindi. I don't think naman may status na, uy, sinong unang naka-love scene itong artistang to? I don't really think that matters. Does it matter? I don't think it matters. Siyempre, magsiselosa ako kung ibang lalaki. Oo, sige, aminado ko. Pero I don't think naman there's a status na, who was the first na naka-love scene ni Barbie Imperial? Tapos ano, diba? Hindi, pero para sa akin, parang siguro, well, hindi ko naman plano na sunod-sunod na ganun. Pero happy kasi ako na yung ano ko, ginawa ko to na may love scene na madami. Na madami? Tatlo, di ba? Si Diego yung kasama ko. So, mas okay. Mas okay for me. Kasi wala lang. Yeah. Yun. Ako, na-discover ko siguro na, kasi first time ko po makita si Diego kung paano siya umacting, paano siya ganito, ganyan. Sorry. Go. Ikaw na muna lang. Okay, sorry. Yung puso namin kasi binabagsak na yung mga gamit sa parto. Ito na. So, na-discover ko si Diego na parang, kilala ko siya na mabait siyang tao, pero nakita kung paano kasi siya sa mga tao sa set, ganyan. Parang same lang yung treatment niya sa
sa kuya na nagpapayong sa amin, naggumagawa ng kape namin, sa mga boss namin, ganyan. Ang saya tingnan na yung taong mahal mo, ganun yung pakikianan niya sa ibang tao. So yun yung isa sa mas nakilala ko siya sa work, ganun. Okay, ako naman. Ako nakita ko kay B yung work ethic niya. Nagulat din ako. Sabi ko, okay na, it makes more sense. Kaya dami niyang naging project, kaya sobrang successful yung career niya. I saw her work ethic and how much effort she puts in to the scene. Kahit anong pagod, kahit ilang days straight na, she'd whisper to me na, maybe pagod na ako, maybe ano na, naantok na ako, gutom na ako. I just remind her, baby, this is for us. Diba? Sobrang, you know, remember how we felt the first day coming into the shoot, kung gaano tayo ka-determined. And then, yun, nakita ko naman talaga na she saw it through until the end.